Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng isang pulis sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED sa National Highway ng Barangay Marcela sa bayan ng Uson sa Masbate, Lunes ng umaga. Kinilala ang sugatang pulis na si Patrolman Ragan Victor na miyembro ng 4th Platoon sa ilalim ng 2nd Masbate Provincial Mobile Force Company na nakabase sa bayan ng Kataingan. Malaki ang hinala ng pulisya na ang New People's Army o NPA ang nasa likod ng pagtatanim ng bomba sa gilid ng kalsada. Nangyari ang pagsabog matapos palakasin ang seguridad sa lalawigan dahil sa serye ng pag-atake ng mga rebelde. Itinuturing na ng Department of Justice o DOJ na isang fugitive o pugante si Congressman Arnulfo Teves na nadidiin sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel De Gamo. Sinabi ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa patuloy na pagtanggi ni Teves na umuwi ng Pilipinas. Sa panayam ng ABS-CBN kay Secretary Remulla, sinabi nito na kapag ang isang pinaghihinalaan ay tumatangging magpakita o humarap sa investigasyon ay maaari siyang ituring na isang pugante. Umaalma naman ang kampo ni Teves sa pahayag ni Remulla lalo't wala pa naman anilang warrant of arrest laban sa Mamba Batas. Sinubukan ng Philippine Navy ang kanilang anti-ship missile sa karagatan ng Zambales. Nagkaroon ng test fire ang Philippine Navy sa bagong bili nitong Bullfighter Chaff anti-missile decoys gamit ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang defensive weaponry ay ginagamit na pang-distract sa radar-guided missiles sa pamamagitan ng paglalabas ng usok. Ibinahagi ng isang netizen ang life and death experience kaugnay ng landslide sa Hingoog City, Claveria, Villanueva Road sa Misamis Oriental. Nakuhanan ng video ng isang Dante Salang sa pamamagitan ng dashcam ng kanyang sasakyan ang aktual na pagguho ng lupa habang binabagtas nila ang nasabing lansangan noong Sabado, March 25. Ilang araw na hindi madaanan ng naturang lansangan dahil sa landslide at kinailangan din na ilikas ang mga residente makaraang matabunan ng lupa ang kanilang tahanan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.